Good morning, ma'am. Napangiti si Leona nang makita ang kaniyang mga kaibigan na nasa aisle. Pagpasok niya pa lang sa mall ay napakaraming tao at ang iba sa mga yon ay talaga namang pinagkakaguluhan ang mga pabango na bagong labas. Si Leona ay isang manager sa isang sikat na perfume mall at siya na rin ang natingin sa mga pabango at gusto ng mga tao. That's sweet honesty, ma'am. Ngumiti si Leona. Bestseller po namin ang pabango na yan. At sure akong bagay na bagay sa inyo yan dahil ang naging kagandahan ng bestseller, talagang mapapalingon ang bawat tao na dadaan. Talaga? Gulat na tanong ng matanda. Baka naman binubola mo lang ako, ha? Natawa si Leona. Naku, ma'am, hindi ako marunong magsinungaling. Sige na nga, bibilin ko ng bagay na to. Natawa si Leona at agad na inasis ang magandang dalaga. Hindi lubos akalain ni Leona na marami-rami na rin ang naibenta nila simula kahapon. Huminga siya ng malalim at agad na inasikaso ang iba pang customer. Dahil Sunday ngayon ay talaga namang dinadagsa ang kanilang store. Mamaya lang daw ay pupunta dito sa may-ari ng store. Sigurado ako na kukuha na naman yun ang modelo ng kumpanya nila, sabi ni Chelsea. Talaga? Hindi ko naabutan ng ganyang ganap dahil ang dami kong inaasikaso sa office. Nakakunot ang noo ni Leona. May-ari kasi yun ng malaking kumpanya kaya naman. Madalas dito sa store natin sila pumupunta. Isa pa, akala nga namin bakla ang may-ari ng store na to. Natatawang sabi ni Chelsea. Natawa na rin si Leona. Paano man naman nasabi na bakla? Eh paano? Ang hilig sa mga pambabaeng pabango. Humahagalpak na tao ni Chelsea. Pero in fairness ha, ang gwapo nun. Habang nag-uusap silang dalawa, ay nagsitilian ang mga tao hudyat na may dumating. Nilingon ni Leona ang taong yon at nakita ang isang gwapo, matangkad at bulky ang katawan. At higit sa lahat, amoy mayaman. Siya na yun, bulong ni Chelsea. At mali mo naman, bigla kang kunin ang modelo. Maganda ka at makinis, bagay sa'yo yun. Tingnan natin, ngumiti si Leona. Mabilis nilang inasikaso ang bisita at pinakita ang mga mall at iba pang lalagyan ng mga pabango. Tinitigan mabuti ni Leona ang lalaki. Hindi maalis ang mga flash ng kamera sa kanyang glass skin na mukha. Ang mga kamay nito ay pangbabae na tila walang ginagawa sa bahay. Ang katawan naman nito ay macho at malapad ang braso na agaw atensyon sa mga babaeng nandito. Good morning, sir. Ngumiti si Leona. Good morning. Tumango ang lalaki. How's everyone here? We're all fine, sir. Ngumiti si Leona. Lahat po ng perfumes ay nakadisplay na sa iba't ibang stall ayon sa gusto ninyo. Ang mga bestseller po ay nasa entrance para madaling makita ng mga tao tulad rin po ng sinabi ninyo. Sa ibang perfumes naman po, konti na lang ang stocks at nagkakaubusan na rin lalo na ang mga cologne. Nakatitig lang ang lalaki kay Leona na tila natigilan dahil nakita nito ang umangat na ganda ni Leona. Ang mga mata ni Leona ay parang inaantok na nakikiusap. Tamang-tama ang hulma ng mukha at may kamukha ng artista. Bawa ko dito? Tanong ng lalaki. Ah, hindi po. Madalas lang po akong nandito kapag may bisita o customer na kailangan akong kausap kung sakali man na may problema sa mga staff. Ngumiti si Leona. Pwede mo ba itong hawakan? Tanong nito. Nagtataka man ay hindi na yon pinansin pa ni Leona at agad na kinuha ang perfume at nagsimulang mag-pose sa harap ng lalaki. Lahat ay gulat at sa pinakita ni Leona at maging ang lalaki na nasa harapan nila ay natigilan. Dahan-dahan niyang binitawan ng perfume at nakangiting tinignan ng lalaki. You can be our model. Ngumisi ang lalaki. Niloloko niyo lang po ako, sir eh. Natawa si Leona. I mean, you have the potential. Tsaka isa pa, kaya kami nandito ay para maghanap ng bagong model para sa bagong perfume na ilalabas namin. Kailangan rin namin ng babaeng walang hiya at marunong mag-please gamit ang mga mata. Ngunit ang totoo, iba ang pakiramdam ng lalaki kay Leona. M. Jackson. Parang hindi naman po ata ako bagay sa sinabi ninyo. At isa pa po, mas gusto ko pong nandito lang dahil hindi ako sanay sa camera. Natawa si Leona. No worries. Ngumiti si Jackson. Naiintindihan namin yun. Ilang minuto lang tinagal nila Jackson at namili rin ng pabango para sa mga modelo ng kanilang kumpanya. Tinignan ni Leona si Jackson na may binulong sa lalaki sa bayngisi na nakakaakit. Napanguso si Leona dahil baka
tama naman ang sinabi ng kanyang kaibigan na bakla nga talaga ang CEO ng kumpanya. Natanggal lang ang tingin ni Aliona nang kurutin siya ni Chelsea dahilan para mapangiwi si Aliona. Bakit hindi mo tinanggap? Sayang opportunities! Nangihinayang na sabi ni Chelsea. Ayoko eh. Isa pa nihiya ako. Natawa si Aliona. Hindi naman ako magaling sa pagmumodelo at wala talaga akong karanasan dun. Eh ano ngayon? Pwede ka namang mag-practice. Hello, mataas ang sahod ng modelo. Ayaw mo bang bumili ng pangarap mong bahay? Hindi ba sabi mo pinalayas ka na sa apartment mo? Kunot ang noon ni Chelsea. Natigilan naman si Aliona at naalala na nakikitira lang siya sa kaniyang kaibigan at nakakaya naman kung magsistay siya doon. Pero ayaw niya naman pilitin ang sarili sa mga bagay na hindi niya gusto. Bahala ka. Natigilan si Chelsea. Pero wait, pinahawak niya ng perfume at nag-post ka sa harapan niya. What if... Tumawag siya sa'yo. Eh di papayag na ako. Sabi ni Aliona. Natawa ang kaibigan na si Chelsea. Gulo-gulo mo rin girl. Ay naku. Tara na nga at muwi na tayo. Umirap si Aliona. Tiningnan ni Aliona ang kaniyang cellphone habang naglalakad silang dalawa papunta sa sakayan ng jeep. Bumuntong hininga si Aliona at naisip ang kaniyang pangarap na bahay para sa mga inaalaga niya. Nanlaki ang mga mata ni Aliona nang may tumawag sa kanya. Hello? Nautal pang boses ni Aliona. I'm Jackson. I will be seeing you tomorrow morning at my office. Malamig ang tono ng boses ni Jackson. Don't be late. Napawang ang labi ni Aliona at napatili. Maaga pa lang ay naghahanda na si Aliona papunta sa kumpanya ng may-ari ng perfume store. Hindi niya lubos sa kalain na dahil lang sa paghawak niya ng pabango ay napili na rin siya para maging modelo. Nandito na po tayo, sabi ng driver ng taxi. Maraming salamat po, nakangiting sabi ni Aliona. Kagad na bumaba si Aliona at mabilis na tiningala ang mataas na building na may logo sa labas. Huminga muna ng malalim si Aliona bago siya pumasok at dumiretso siya sa front desk upang magtanong sa office ni Jackson. Hello ma'am, sa third floor pong opisina ni sir at may meeting daw po siya. Maghintay na lang daw po kayo sa lobby, nakangiting sabi ng babae. Tumango na lang si Aliona at agad na umupo sa lobby para maghintay. Sa totoo lang ay kinakabahan siya ngunit para sa pangarap niyang bahay ay lahat gagawin niya dahil sa totoo lang ay kulang pa ang sahod niya. Ilang minuto ang nakalipas ay tumayo na si Aliona dahil nakita niya na si Jackson na naglalakad papunta sa kanya. Good morning sir, ngumiti si Aliona. Good morning, we will talk to my office. Kanina ka pa ba dito? Sinabi lang ng sekretary ko na nandito ka. Naglakad si Jackson. Sumunod naman si Aliona at sumakay silang dalawa sa elevator. Exclusive lang para kay Jackson. Hindi naman dahil sakto lang naman ang dating ko, tumango si Jackson. Abala kasi yung lahat lalo pat launching ng perfume namin. Ang ibang team naman ay abala rin sa mga modelo. Bumukas ang elevator at agad silang nakarating sa studio. Namangha si Aliona dahil sa ganda ng interior design at may mga sari-sariling damit ang mga modelo at may sari-sariling makeup artist at ang iba naman ay nasa harapan na para mag-shoot. Lahat ng nandito ay matagal ng modelo ng aming perfume. Mostly puro sila estudyante at ang iba sa kanila ay single mom. Hindi naman kami natingin talaga sa estado ng buhay dahil gusto rin namin na makatulong sa iba. Ngumiti si Jackson na tinuro ang isang lamesa. Ito ang magiging lamesa mo. At may sarili ka rin makeup artist. Kung hindi ka naman komportable ay pwede ka naman magsarili. Tumango si Aliona. Ngayon na ba ang simula? Yes, ito na rin ang unang araw mo sa trabaho. Ngumiti si Jackson. Walang interview or something? Nagtatakang tanong ni Aliona habang nakakunot ang noo. Basta na lang akong natanggap? Yes. Anong problema dun? You're lucky. Kumindat si Jackson. Kagad na nagsimula ang pagiging modelo ni Aliona. Tinignan niya si Jackson na seryosong nakaupo at pinaglalaroan ng labi gamit ang ballpen na hawak nito. Napalunok si Aliona dahil hindi naman bakla ang lalaking to. Hindi naniniwala si Aliona pero what if totoo nga? Napailing si Aliona at agad na tumayo nang matapos ayusin ang mga kailangan sa kaniyang damit at makeup. Ready ng mukha ng company sir! Nakangiting sigaw ng babae. Okay go! Sabi ni Jackson. Ngumiti si Aliona sa camera habang hawak niya ang perfume.
Kanya-kanyang pose ang ginagawa nila at kahit walang experience ay talaga namang ginalingan ni Aliona at pati ang mga hairstylist at makeup artist ay natutuwa kay Aliona. Umupo si Aliona sa bathtub dahil utos ni Jackson kaya naman agad siyang sinunod ang gusto nito at mabilis na nag-fierce sa camera. Na maging si Aliona ay nagulat sa result ng kaniyang photoshoot. Here, coffee. Gumisi si Jackson. Salamat. Talaga namang nakakapagod to, no? Natawa si Aliona at inabot ang kape. Thank you, sir. Huminga ng malalim si Aliona. Nakakagulat na lalaki ang may-ari ng perfume company na to. Akala ko kasi ay babae dahil madalas naman ay pag ganitong company laging babae ang nangunguna. This is my mom's company. Alam ng lahat ay si Wow ang nagtayo ng company na to. Pero hindi. Ako ang gumawa ng company idea para pasok kami sa mga uso ngayon. At sarili kong pera ang ginamit ko. Well, sanay na akong tinatawag kang babae ng kahit sino dahil nga naman sa kilos ko. Natawa si Jackson. Pero maniniwala ka kaya na ilang beses na akong divorce? Gulat na napatingin si Aliona kay Jackson na umiinom ng kape. Gulat siya dahil nag-open up sa kanya si Jackson at hindi rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Divorce? Gulat na tanong ni Aliona. Yes. Dahil akala nila babae ako. Nag-iisang anak lang kasi ako ng madalas at nasa bahay lang. Nakakagulat na tingin nila sa akin ay babae. Nasanay na lang din ako at hindi ko na rin pinansin dahil alam ko naman kung ano ang totoo. Gumisi si Jackson. Yun naman talaga ang dapat na gawin. Uminom ng kape si Aliona at agad na tumayo. Babalik na ako sa trabaho. Tumango lang si Jackson. I hope you won't mind talking to me. I was a bit comfortable. Ayos lang po, sir. Mas magandang may kausap ka para hindi paano ay... kahit paano ay hindi naiipon sa dibdib mo. Ngumiti lang si Aliona. Pagkatapos ng trabaho ni Aliona, ay ayon na naman ang lungkot sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kanyang apartment at napangiti. Hindi dahil masaya siya, kundi dahil kailangan niya nang umalis sa susunod na linggo. Ngumusa si Aliona at napatingin sa lumang litrato ng kanyang ina. Ma, kailan po tayo magkikita? Bulong ni Aliona at malungkot na gumiti. Simula bata pa lang ay hindi na nakita ni Aliona ang ina at ang sabi lang sa kanya ay nasa ibang bansa na raw at may asawa na. Lumaki mag-isa si Aliona at nabuhay siya nang siya lang at walang tulong ng kahit na sino. Siya lang. Oh, kumusta naman ang una mong trabaho? Tanong ni Chelsea na inaayos ang mga pagkain. Paano naman ang pakikitungo sa'yo ng boss mo? Okay naman siya. Lalaki-lalaki nga ang kilos niya at isa pa. Nagulat ako na nag-open up siya sa akin. Nang buhay niya, habang umiinom kami, aray! Napatakip si Aliona ng tainga nang bigla lang tumili ang kaibigan. Ano ba yan, Chelsea? Eh, kasi naman! Natawa si Chelsea. Nagulat lang ako na ganun ang nangyari sa inyong dalawa. Isa pa, ang alam ko never nag-open up ng isang tao kung hindi naman siya komportable. So, ibig sabihin, komportable sa'yo si Sir Jackson. Ganun ba yun? Natawa si Aliona. Hindi ko naman alam eh. Basta para sa akin, kahit sinong tao pa yan, eh handa akong makinig. Kung sa bagay. Pero ang totoo niyan, masungit naman talaga yung si Sir. Hands-on kasi sa business at balita ko nga eh. Kaka-divorce lang nilang ng asawa niya ang artista ata yun. Basta yun. Ma-action na sabi ni Chelsea habang kumakain. Sabi ay third party daw ang nangyari. Talaga? Gulat na napahawak si Aliona sa kanyang bibig. Sa gwapong mukhang yun, talagang may nagloko pa rin sa kanya? Tapos ipagpapalit lang sa pangit? Naku! Napailing-iling si Aliona. Oo eh, bakit galit na galit ka? Natawa si Chelsea. Baka kaganyan mo eh. Ikaw naman ang magkagusto kay Sir Jackson ha? Pangaasar ni Chelsea. Napangiwi si Aliona. Baka ikaw! Bakit ako? Ako ba ang modelo niya? Natatawang sabi ni Chelsea. Gwapo naman siya. Sobrang yaman at matalino. Akala ko ba bakla? Mukhang ikaw pa ang magkakagusto sa kanya at hindi ako. Ngumisi si Aliona. Natawa na lang si Aliona. Hindi na rin masamang mangarap. Ilang araw ang lumipas ay naging maganda ang trabaho ni Aliona, naging mas maayos ang mga naging ganadong si Aliona dahil unti-unti ay tumataas ang kaniyang sahod. Unti-unti rin nagkakaroon ng ipon para sa pangarap niyang apartment na matagal niyang gustong simulan nung bata pa lang siya.
Grabe ang improvement mo, Miss Aliona. Mas lalo kang gumaling at kahit hindi na kita utusin ay nagagawa mo. Nakangiting sabi ng photographer. Siyempre at tinuruan mo po ko. Nakangiting sabi ni Aliona. Hindi ko naman po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. Nambola ka pa. O siya, ako na ang sasagot ng kape mo. Nakangising umiling ang matanda. Sa araw rin na iyon ay naging abala si Aliona dahil launching na ng bagong perfume at siya ang mukha nun. First time makikita ni Aliona ang kanyang mukha sa isang billboard at sa mga magazine. Maging mas makikilala si Aliona sa pagiging ambassador ng perfume nila Jackson, worldwide. Nandiyan na si Sir Jackson, imporma ng secretary. Are you ready? Tanong ni Jackson. Yes, kinakabahan ako pero ayos lang. Inayos ni Aliona ang kanyang tubes jumpsuit. Marami na po bang tao? Yes, marami na since ito ang unang launching. Seryoso sabi ni Jackson. Kasama mo naman ako sa stage kaya hindi mo kailangan na mag-worry. Ilang minuto ang nakalipas ay agad nang pumunta si Aliona at Jackson sa stage. Punong-puno ng kamera ang buong venue at napakarami ring bisita ang nakita ni Aliona na nakaupo at nasa kanila ang tingin. Ngumiti si Aliona at napalunok ng maramdaman ni Aliona na nakahawak sa kaniyang likod si Jackson. Huminga ng malalim si Aliona at agad na pumunta sa gilid at hinayaan si Jackson na magsalita sa harapan. Good morning sa inyong lahat, bati ni Jackson. Hindi namin inaasahan ang dami ng mga dumalo, maging ang mga nanggaling sa ibang bansa. Una sa lahat, thank you to the staff and our models. Maging ang design team, marketing team at editors na talaga namang hindi nagsasawa na makuha ang best sa mga perfume na nilalabas ng kumpanya. Pangalawa sa mga walang sawang bumili ng aming perfume na laging sold out sa kahit saang branch, mapaibang bansa man o dito sa Pilipinas. Pangatlo at huli, ang aming bagong ambassador at muse ng perfume company, tinignan ni Jackson si Aliona, Miss Aliona Soberano. Naglakad si Aliona sa harapan at tumabi sa gilid ni Jackson na pinagmamasdan siya. Kinuha ni Aliona ang microphone at ngumiti sa harap ng maraming tao. Magandang gabi, kabadong bati ni Aliona. Ang totoo niyan ay kinakabahan talaga ako lalo na first time ko ang bagay na to. Thank you to my boss who boosted my confidence to have this project. To our staff, thank you so much for guiding me. Hindi ko alam ang sasabihin dahil masyado pa rin ako gulat sa mga nangyayari. At hindi pa rin ako sanay na maging success ko bilang modelo pero isa lang ang masasabi ko. Bumili na kayo ng perfume at sigurado akong mapapalingon ang lahat sa inyo. Nagpalakpakan ng mga tao kaya natawa si Aliona. Maya-maya nga lang ay nilabas ang video tungkol sa history ng perfume company maging ang mga bestseller. Dahil gutom na si Aliona, ay naisip niyang tumayo at pumunta sa catering na handa para sa kanilang lahat ng bisita. Kumuha ng plato si Aliona at nakasabay ang isang magandang babae na sa tingin niya ay nasa 30 na. Paborito mo rin pala ang chicken pastel? Tanong ng matandang babae. Opo. Simula bata pa po ako ay ito na po ang kinakahiligan ko. Ngumiti si Aliona. Mukhang napadami po ata ang nakuha ko. Natawa naman ang matanda. I'm Aliona. You? Aliona po. Pareho nga po tayo ng pangalan. Yun nga lang. Hindi pareho ang pronunciation. Natawa si Aliona. Tumango naman ang matanda at naglagay ng chicken wings sa plato ni Aliona, nagulat na napatingin sa plato. Nakangiting tinignan ni Aliona si Aliona dahil naalala nito ang anak na basta nito iniwan na nang simula pa lang siya sa pag-aartista. Ngumiti si Aliona at hindi makapaniwala na sa isang sulyap lang niya, pakaramdam niya nakita niya na ang magandang babae sa nakaraan. Natutuwa ako makilala ka. Napakaganda mo at kung kasama ko lang sana ang anak ko kasing edad mo lang siya. Nakangiting sabi ni Aliona. Nasaan po ba siya? Nagtatakang tanong ni Aliona. Umiling si Aliona. Iniwan ko siya. Napasinghap naman si Aliona at malungkot na napatingin kay Aliona. At kalaunan ay binigyan ni Aliona ng yakap si Aliona na gulat sa kaniyang ginawa. Balang araw po, makikita mo rin siya. At magkakasama na rin po kayong dalawa. Ngumiti si Aliona at humiwalay kay Aliona. Balik na po ako. Salamat po sa chicken wings. Kakapasok lang ni Aliona ay nakita niya agad si Aliona na nakikipagkwentuhan kay Jackson na nakangisi. Nanliit ang mga mata ni Aliona at mabilis na naglakad papunta sa kanilang dalawa.
Kagad nakita ni Alena si Eliona at mabilis na nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Ma'am Alena! Tuwang-tuwa si Eliona nang makita si Alena. Eliona! Nakangiting tawag ni Alena. Trabaho mo ngayon? Opo. After launching ay para naman po sa magazines. Nakangiting sagot ni Eliona. Napakasipag mo talaga. Nandito talaga ako dahil gusto ko mapanood ka. Nakangising sabi ni Alena. Tignan natin kung anong kaya mo. Sa araw na iyon ay mabilis na nag-asikasa si Eliona. Mabilis lang ang kaniyang sinunod na instructions at iba pang sinasabi ni Jackson. Ngumiti si Eliona sa camera at mabilis na gumawa ng kaniyang pose. Tumagilid naman si Eliona at mabilis na nag-pose sa camera kagaya ng nakasanayan niya. Fabulous! Pumalakpak ang photographer. Ngayon, nasa sofa ka naman. Sunod-sunod ang naging ginagawa ni Eliona kaya naman binigyan siya ni Jackson ng break ng ilang minuto. Huminga ng malalim si Eliona at mukhang magkakasakit pa ata siya kaya mabilis siyang uminom ng tubig. You okay? Tanong ni Jackson. Opo, medyo masama lang ang pakiramdam ko pero kaya ko naman. Ngumiti si Eliona. Tsaka, last shoot naman na. Sigurado ka? Pwede naman natin ito gawing bukas. Nag-aalala na sabi ni Jackson. Umiling si Eliona. Sige na, last naman eh. Kaagad ginawa ni Eliona ang last shoot nila. Sa kalagitnaan ng photoshoot nila ay hindi naman inaasahan ng hilo na naramdaman ni Eliona. Napansin niyo ni Jackson at bago pa bumagsak si Eliona ay mabilis niya nang sinalo si Eliona na nawala ng malay. Eliona! Natataranta na sigaw ni Alena. Mabilis na dinala ni Jackson sa ospital si Eliona. Kasama si Alena na panay ang pisil sa braso ni Eliona. Nang makarating sila ay agad na inasikaso si Eliona kahit paagaw pansin talaga ang artistang si Alena. Huminga ng malalim si Jackson at literal na nag-aalala siya sa mga pwedeng mangyari kay Eliona. She will be okay, Jack, sabi ni Alena. Dapat hindi ko na siya pinilit pa na magtrabaho. Nangihinang sabi ni Jackson. Damn it! Inis na sinuklay ni Jackson ang kaniyang buhok. Jack, sa tingin ko kailangan natin mag-usap tungkol kay Eliona. Seryosong sabi ni Alena. Dahan-dahan na tinignan ni Jack si Alena. Tungkol saan? Tungkol sa nawawala kong anak. Seryosong tinignan ni Alena sa Jackson na nanliit ang mga mata. Pumunta sila sa garden ng hospital at umupo sa bench na nandoon. Hinintay ni Jackson na magsalita ang kaibigan na si Alena. Pakaramdam ko, si Eliona ang nawawala kong anak. Mahinang sabi ni Alena ngunit baka sa boses nito na sigurado siya. Paano? Gulat na tanong ni Jackson. Hindi ko alam. Nararamdaman ko lang naman pero sigurado ako na si Eliona ngayon. Dahil nung nakita ko siya sa event, ang gaan-gaan ang pakaramdam ko sa batang yon. Dalaga pa ako nung iniwan ko ang anak ko at alam ko na yun na bago ako naging artista. Natigilan naman si Jackson dahil possible nga na totoo ang sinasabi nito pero kailangan nila ng matinding proof. Nung una pa lang kita ni Jackson kay Eliona ay iba na ang pakiramdam niya. Tila papasok doon ang love at first sight at nakakatawa na sa ganun edad ni Jackson at nakaka-divorce lang ay nahuhulog siya agad. The fact na naging komportable agad si Jackson kay Eliona ay ibang usapan na. We need proof, Alena. Ilang taon nang nakalipas at nakakapagtaka nga naman na hindi ka kilala ng sarili mong anak, sabi ni Jackson. Hinana pa lang naman pero sigurado ako na si Eliona ang anak ko. Bakas ang kaseryosohan sa boses ni Alena. At aalamin ko yun. Pagkatapos nilang mag-usap ay agad na silang bumalik at gising na si Eliona. Ngumiti si Jackson at agad niyang mapigilan na hawakan si Eliona. Gustong-gusto niyang hinahawakan si Eliona ngunit kapag may pagkakataon lang. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Marahan na tanong ni Jackson. Okay naman, medyo nihilo pa rin. Nakangiting sagot ni Eliona. Nasaan si Miss Alena? May inaasikaso lang. Babalik rin yun. Ngumiti si Jackson. Tumungo si Eliona. Alam mo, napanaginipan ko ang mama ko. Inahanap niya raw ako. Natawa si Eliona. Sana nga alam niyang model na ako. Natigilan si Jackson. Sigurado naman akong proud siya sa'yo. Nakita ni Jackson na nangingilid ang luha sa mga mata kaya naman marahan na pinunasan ni Jackson ang luha sa mga mata ni Eliona. Ngayon, ayaw naman ni Jackson na umiiyak si Eliona at nakakabaliw ang pakiramdam na yon. Kung
Bumalik ba ang ino mo? Will you still forgive her? Kritikal na tanong ni Jackson. Halatang natigilan si Eliona, ngunit sumagot rin naman kaagad. Oo naman. At the end of the day, inako pa rin naman siya. May tampo pero alam kong mapag-uusapan naman. That's my girl. Bulong ni Jackson. Ilang araw ang lumipas at tanging pahinga lang ang ginagawa ni Eliona at sa mansyon pa talaga ni Jackson. Bigla na lang kasi siya pinalaya sa apartment nila kaya naman walang choice si Eliona kundi ang tumira pansamantala sa mansyon ni Jack. Good morning, bati ni Eliona sa mga maid. Nasaan po si Jackson? Maaga po umalis at babalik daw po siya sa tanghali. Ngumiti ang maid. Girlfriend po ba kayo ni Sir Jackson? Nanlaki ang mga mata ni Eliona at mabilis na umiling. Hindi po. Empleyado niya lang po ako. Ganun ba? Natawa ang kasambahay. Akala ko po kasi girlfriend niya kayo dahil todo ang pag-aasikaso niya sa'yo. Pakiramdam ni Eliona ay namula ang pisngi niya kaya naman dinaan niya na lang sa tawa at umupo. Nakakagulat na may nakahanda ng pagkain sa lamesa at lahat ng iyon ay gusto ni Eliona. Kumain siya nga ng kumain dahil kagabi ay nilalagnat pa rin siya at talagang nasagad ang katawan niya. Pagkatapos kumain ni Eliona ay naisip niyang makipagkwentuhan sa mga maid. Divorced na si Sir Jackson, matagal na. Naalala ko pa noon ay sinira ni Sir Jackson lahat ng gamit na nandito at muntik pa kaming masisante. Grabe, ang lala ng ginawa nung dati niyang asawa sa kanya. Kwento ng kasambahay. Sobra lang siyang nasaktan. Malungkot na bumuntong hininga. Pero ngayon, maayos naman na si Jackson. Nakikita kong healthy na siya. Opo na ko. Tuwang-tuwa talaga kami nung sakali man na magkaroon ulit ng asawa si Sir Jackson. Natawa ang maid. Nakakapagod rin naman kasing nakarinig na bakla ang boss namin at ayaw pa mag-anak dahil gusto ay lalaki. Napangiwi pa ang kasambahay. Dumating ang tanghali ay dumating si Jackson na may dalang bulaklak at donuts. Napakurap si Eliona at napatingin doon dahil hindi niya inaasahan ngunit hindi naman rin siya nag-expect kaya gulat na gulat siya. Para sa akin? Gulat na tinuro ni Eliona ang kaniyang sarili. Yes. Ngumisi si Jackson. Sabi mo, hindi ka pa nakakatanggap ng flower kaya naman. Ako ang unang magbibigay sa'yo ng flower. Thank you. Bumilis ang tibok ng puso ni Eliona at inamoy ang bulaklak. Ang bango. Natawa si Eliona. Nagustuhan mo? Nakangiting sabi ni Jackson. He stared at Eliona with excitement and amazement. Tumungo si Eliona. Oo naman. Hindi ko nga inaasahan eh. Sa araw rin na iyon ay naisip ni Jackson na mag-inom sila sa labas ng kanilang bahay. Hinanda agad ni Jackson ang kanilang inumin habang si Eliona naman ay nasa labas lang at naghihintay. Napatingin si Eliona nang dumating si Jackson dala ang kanilang mga pagkain at ngayon lang napansin ni Eliona na galing trabaho si Jackson at nag-effort para sa gabing ito kaya naman natutuwa siya. Ginagawa mo ba to after work? Tanong ni Eliona. Yes. Minsan kasi gusto kong nasa labas ako. Kapag wala akong ginagawa ay nandito lang ako, nagiinom. Pero iba naman ngayon kasi may kasama ako. Ngumisi si Jackson at inabot ang beer kay Eliona na agad namang tinanggap. Pag-usapan natin yung mga magulang mo. Ha? Huh? Bakit naman? Tanong ni Eliona. Sabi mo diba? Gusto mong kahit paano ay maglabas mo ng nararamdaman mo. Kaya ito, we will let our hearts pour in into it. Ngumiti si Jackson. Isa pa, dalawa lang naman tayo. At mananatili lang sa ating dalawang bagay nito. Malay mo, may tulong ako. Ngumiti si Eliona. Bata pa lang ako, ay laking ulila na ako. Pinagpasapasahan ako ng kung sino-sino sa mga kamag-anak at kung ano-ano ang naging trabaho. Lumaki ako sa hirap at kapos sa buhay. Kumbaga, isang kahig isang tuka. Nung nagtungtong ako ng 18 ay nagsarili na rin ako. Nagtrabaho bilang call center habang nag-aaral. Waitress, bartender at naging manager ng perfume store. Kahit hindi ko naman talaga alam ang bagay-bagay dahil bata pa lang ako ay talagang sinubukan ko. Huminga ng malalim si Eliona at uminom ng beer. You've been through a lot. Puna ni Jackson. A lot. Natawa si Eliona. Hanggang ngayon ay lumalaban pa rin ako sa buhay. I'm thankful dahil nakikilala kita.
Naging maganang buhay ko nung naging modelo mo ko. At natutuwa na nabibili ko na lahat ng gusto ko. Maging ang dream house ko ay unti-unti ko nang nagagawa. Sana nga makita ni Mama kung gaano ako kapassionate sa trabaho at bumalik na siya dahil ako pa mismo ang mag-aalaga sa kanya. Natahimik silang dalawa ni Jackson at uminom ng beer. Naisip ni Aliona na talagang ang laki ng pinagbago ng buhay niya. Na hindi na siya nag-aalala sa mga bagay-bagay na hindi niya kaya noon. Mga pagkain na natatakot siyang kainin noon. Mga damit na takot siyang bilhin dahil takot siyang ma-short ang budget niya. Ikaw, anong kwento mo? Tanong ni Aliona at tiningnan si Jackson. Huminga ng malalim si Jackson. Kabaliktaran mo naman ang buhay na meron ako. Masaya. Nakukuha ang lahat ng gusto. May gintong kutsara sa bibig. At may kumpletong pamilya. Ngunit, alam mo ba? Natawa si Jackson. Hindi lahat ng gusto ko ay nagagawa ko kagaya ng sayo. Kailangan kong mag-focus sa isang bagay. Hindi pwede ang ganito at ganyan. Kailangan kong sumunod sa tradisyon na meron kami. At hindi ko nagagawa ang mga bagay na gusto ko. Nakakalungkot pero kailangan kong gawin. Kailangan kong kumilos dahil ako ang inaasahan. Grabe, no? Napaka-cruel ng mundo para sa ating dalawa. Na gusto lang naman sumaya at maging malaya. Malungkot na tumingin si Aliona sa harap. But I'm happy now. Gumiti si Jackson. Because I met you. Natigilan si Aliona at ayun na naman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tanging si Jackson lang naman ang nakakagawa nun. Tanging si Jackson lang ang nakakapagpagulo sa utak at puso ni Aliona. I learned a lot of things from you. I became different when I'm with you. Komportable ako kapag nandyan ka sa tabi ko. At malungkot naman ako kapag wala ka. Doble ang sayo ko kapag nakikita kang masaya. Dobleng lungkot at sakit naman ang nararamdaman ko kapag nararamdaman kong malungkot ka umiiyak. Pag-amin ni Jackson. Jackson, gulat na tawag ni Aliona. Nag-confess ka ba sa akin? Nagkibit balikat si Jackson. I don't know. Nasabi ko lang mga gusto ko sabihin sa'yo. Confession ba tawag dun? Tumango si Aliona. Yes. Nagka-confess ka ng nararamdaman mo sa akin. O parang mo na rin sinabi na gusto mo ko. Napalunok si Aliona. Tinignan ni Jackson si Aliona. Bakas ang kaseryosohan sa kaniyang mga mata. Tutulungan kita sa paghahanap ng mga magulang mo. Napaangat ng tingin si Aliona nang tumayo si Jackson. Nabigla niya ba ito? Napalunok si Aliona at mabilis ring tumayo nang may tawag si Jackson ng maid. Mabilis siyang sumunod kay Jackson na naglalakad. Jackson! Tawag ni Aliona na maging sa pag-akyat ay nakasunod pa rin siya. Tinatanong kita! Gulat na napasandal si Aliona sa pader at nanlaki ang mga mata niya nang halikan siya sa labi ni Jackson. Hindi rin agad siya nakagalaw at pakiramdam niya. Hindi agad siya nakahinga ng ginawa nito. Humiwalay si Jackson. Yes? Bulong ni Jackson. Tumayo ng maayos si Jackson. Gusto kita. Bakit may bulaklak dito? Napangusos si Aliona nang makita ang mga bulaklak na nasa lamesa niya. Hindi lang isa kundi tatlo pa kaya natawa siya. Sigurado kasi siyang galing ang mga ito kay Jackson na madalas siyang bigyan ng bulaklak. Minsan pa ay flower vase at isang tumpok na rosas na halong kasing tangkan niya na. Kayo ah? Madalas na ang pagpapadala ng bulaklak. May something na ba? Pangaasar ng kaibigan ni Aliona sa kumpanya. Wala ah. Ngumuso si Aliona at napangiti. Kaya talaga? Magtrabaho na nga tayo? Natatawang umiling si Aliona. Sa mga nakalipas na araw at napapadalas ang pagsasama nila Aliona at Jackson na umabot sa punto na napagkakamala na silang mag-boyfriend at girlfriend. Simula ng halikan siya ni Jackson ay hindi may pagkakaila na doon nagsimula ang lahat. Madalas na silang magsama sa mga lugar na first time ni Aliona at kumain ng pagkain na hindi pa nila natitikman. Side view, Aliona! Utos ng photographer. Ayan! Perfect! Grabe, ang galing talaga. Ganyan ba kapag sobrang gwapo ng inspirasyon? Natatawang tanong ng isa sa mga staff. Ay naku! Natatawang umiling si Aliona. Ibang-iba ang post na ginawa ni Aliona at sumubok na rin siya sa mga swimsuit at iba pa para sa kanilang promotion. Ibang klase ang perfume na ginagawa nila at pang-sexy na ang theme na maging si Aliona. Sinubok ang pagda-diet,
Huminga ng malalim si Leona at agad na lumabas ng studio at kumaway sa mga nandoon. Pumunta si Leona sa opisina ni Jackson para kumustahin ang binata sa ginagawa. Jackson, natigilan si Leona nang nakita ang may kasamang babae si Jackson at talagang magkalapit pa silang dalawa. Sorry, akmang isasarado na ni Leona ang pinto nang pigilan siya ng babae dahilan para umayos ang tayo si Leona at tingnan ang babae. Finally, nakita na rin tayo. Nakangiting sabi ng babae. Maganda, maputi, sexy at higit sa lahat ubod ng ganda ang mukha. I'm Valine, Jackson's ex-wife. You? Valine, stop. Saway ni Jackson at agad na inayos ang damit para puntahan si Leona. Why? Gusto ko lang naman makilalang babaeng pumalit sa akin. Masama ba, Jackson? O baka naman natatakot ka? Nakangisi sabi ni Valine. Hindi nagsalita si Leona at nanatili lang siyang nakatingin kay Valine. Ramdam ni Leona ang pangliliit at pakiramdam ni Leona ay isa lamang siyang sabit sa kanilang tatlo. Napalunok si Leona at agad nang umiti. Pilit niyang pinuporma ng kaniyang kilos at pananalita dahil iba ang nararamdaman niya. Iba ang nasa puso at takbo ng kaniyang utak. Leona, ngumiti si Leona. Nasabi nga sa akin ni Jackson ang tungkol sa'yo. Really? Nakangiting tanong ni Valine. Oo, ngumiti si Leona. Pati na rin ang paghihiwalay niyo dahil sa third party. Actually, marami pa. How dare you? Bakas na agad ang ini sa mukha ni Valine. Do you think dahil sinabi mo yan ay savage ka na? Wait, what are you before? Oh, a cheap manager na naging modelo ni Jackson at nagmamatapang dahil nakadikit. Valine! Malamig na tawag ni Jackson. Ano bang ginagawa mo dito? At kailangan mo pang pumunta? Busy ako. Seryosong tinignan ni Valine si Jackson. I want you back. Tulala si Leona hanggang sa paglabas ng opisina. Hindi niya nakinaya pa ang mga naririnig kaya naman mas pinili niya na lang na lumabas. Selos ba ang nararamdaman niya o baka naman nagagalit siya dahil sinabi yon ng babae kanina? Hindi na maintindihan ni Leona ang sariling nararamdaman. Hey! Malamig na pagtawag ni Jackson at hinawakan ng siko ni Leona. Nag-usap lang kami sa loob. Sinabi ko na hindi na siya pwede pang pumunta dito. Hindi nagsalita si Leona. Wala siyang gustong sabihin dahil maski ang pananalita ay hindi niya magawa. Na maging ang nilalaman ng kaniyang puso ay hindi niya man lang masabi-sabi. Baby, Valine is nothing. Nasabi ko na sa'yo simula pa lang na tapos na kaming dalawa at hindi ko na ulit siya babalikan. Bakas ang takot at kaba sa boses ni Jackson. Hinawakan nito ang kamay ni Leona at dinala sa mga labi nito. Baby, talk to me please. Kumarap si Leona. Gusto ko nang umuwi. Nanginginig ang boses ni Leona ngunit agad siyang tumayo. Sa sobrang kaba na nararamdaman ni Jackson ay agad niyang o agad siyang sumunod at mabilis na hinatid si Leona sa kotse. Agad niyang pinandar ang kotse at panay ang sulyap kay Leona na tahimik na nakatingin lang sa labas ng bintana. Bumuntong hininga naman si Leona at pinaglaruan ng mga daliri at tahimik na hinihiling na sana ay hindi pa sila umuwi ngunit mukhang narinig yun ni Jackson dahil huminto sila sa isang kainan sa ilalim ng streetlights at magandang tanawin. Ano ginagawa natin dito? Tanong ni Leona. We will talk. Seryoso na ang boses ni Jackson at nauna pa itong bumaba para buksan ang pintuan ng kotse. Leona. Okay. Hinawakan ni Leona ang kamay ni Jackson at agad na bumaba ng kotse. Namangha si Leona sa mga streetlights na nasa itaas. May isang kainan na malapit na barke at nag-iisa. Napatingin doon si Leona at napalunok dahil hindi niya alam bakit siya nandito dinala ni Jackson. No, talk. Kumarap si Jackson kay Leona. Gusto kong sabihin mo sa akin kung bakit katahimik at anong gumugulo sa isip mo. Baby, I'm not a mind reader. So please, nakikiusap ang mga mata nito. Nagsiselos ako, pag-amin ni Leona at mabilis na yumuko. Hindi ko alam kung bakit pero siguro ay dahil sa alam kong may kaagaw na ako sa'yo. Hindi ko alam. Natulala si Jackson at napatingin sa nahihiyang si Leona na nasa harapan niya. Imbes na magalit ay napatakip sa bibig si Jackson at pinipigilan ang sumigaw dahil kailangan niya pang maging seryoso. Kailangan niyang malaman at ang nararamdaman ni Leona dahil kung matutuwa siya ngayon, malamang ay hindi sasabihin ni Leona ang mga bumabagabag sa isip nito. And? Yun lang ba?
tanong ni Jackson. Nagangat ng tingin si Aliona at nagulat pa dahil wala man ng reaksyon si Jackson at nanatili ang seryoso na itong mukha. And? Ayan ang reaksyon mo sa sinabi ko? Nagsiselos ako, Jackson! Galit na tinignan ni Aliona si Jackson. Natawa si Jackson at kinagat ang labi. Mabilis nitong hinawakan ang kamay ni Aliona. Kung alam mo lang kung gaano ako pinipigilan ng sumigaw. Sa harap ng maraming tao dahil sa sinabi mo. Huh? Nagtatakang tanong ni Aliona. Huminga ng malalim si Jackson. Masaya ako nagsiselos ka. At anong dapat ikasaya sa taong nagsiselos? Nagtaas na naman ang kilay si Aliona. Mukha ba ako nakikipagbiruan sa'yo? Umiling si Jackson na hindi pa rin inaalis ang paningin kay Aliona. Nagsiselos ka. Ibig sabihin lang nun gusto mo na ako. May nararamdaman ka na sa akin. Natigilan si Aliona at tiningnan si Jackson, bumilis na naman ang tibok ng puso ni Aliona, bagay na nangyayari sa tuwing magkaharap silang dalawa ni Jackson. Baby, gusto mo na ba ako? Tanong ni Jackson na tinawakan ng magkabilang baywang na Aliona. Nababasa ko sa mga mata mo. Tumikim si Aliona at umiwas ng tingin. Magsaselos pa ako kung hindi? Kung hindi kita gusto? Pahina ng pahina ang boses ni Aliona. Tuluyan nang napangiti si Jackson at nalaki naman ang mga mata ni Aliona nang biglang sumigaw si Jackson. Natawa na lang si Aliona at naramdaman niyang kahit paano ay guminhawa ang kaniyang pakaramdam. Gusto mo ako? Nakangiting tanong ni Jackson. Halos mapunit na ang labi nito dahil sa pagngiti. Oo nga! Natawa namang sabi ni Aliona. Ang cute mo. Gusto ko manggaling sa'yo. Hinawakan nito ang kamay ni Aliona. Please. Gumiti si Aliona at nilagay ang dalawang kamay sa kaniyang bibig. Gusto kita, Jason. Natawa ng malakas si Jackson at mahigpit na niyakap si Aliona. Hindi nito lubos sa kalain na mag-i-in love ulit sa huling pagkakataon. Ang maramdaman ulit ang pagmamahal ay isang kayamanan ni Jackson. Aalagaan kita kahit na anong mangyari. Hindi ko hayaan na may taong sisira sa ating dalawa, okay? Nakangiting ngunit seryosong sabi ni Jackson. Tumango lang si Aliona at mas lalo lamang niyakap ng mahigpit si Jackson. Tahimik na pinagdasal ni Aliona na sana ito na huli niyang pag-ibig, na sana pagkatapos ng ulan may rainbow na darating. I found your mother. Napatingin si Aliona kay Jackson na kakapasok lang ng mansyon. Napatayo si Aliona at agad na sinalubong si Jackson. Niyakap niya si Jackson at mabilis na humiwalay para tingnan ang dala ng binata at natawa na lang si Aliona nang makitang bulaklak na naman ang dala at may kasama pang cupcakes. Talaga? Paano mo naman nalaman? Tanong ni Aliona. I have my ways. Isa pa, kahapon lang namin na-confirm na ikaw nawawala niyang anak. At gustong ngayon ka niya makita. Bakas ang saya sa mga mata ni Jackson. Gusto ko niya makita sa araw na yun. Teka, namin? Kilala mo ang mama ko simula una pa lang? Nagtatakang tanong ni Aliona. Jackson? Well, kilala ko siya pero hindi ko alam na nahanap na niya ang anak niya. Dahil hindi naman kami madalas nagkikita. Sure akong magiging masaya ka kapag nakita mo siya. Gumiti si Jackson. Tumango si Aliona at agad na kinuha ang bulaklak. Gusto ko rin siyang makita. Sa araw rin na yon ay naging abala si Aliona dahil inaasikaso niya ang kaniyang dream house na unti-unti na rin natatayo. Sa kalagitnaan ng pagtingin ni Aliona sa blueprint ng kanilang bahay ay may yumakap sa kanya sa likod. Natawa si Aliona at hinawakan ang braso ni Jackson at hinalikan ang balikat niya. Dream house? Tanong ni Jackson. Oo, matagal ko na talagang gustong magkaroon ng dream house. Gusto ko kasi na ako ang magdedesign sa sarili kong bahay. Nakagawian ko na ang ganun. Kaya naman ngayon, gusto ko lang naman na sa sarili kong tahanan. Nakangiting sabi ni Aliona. Well, if you are going to live with me, you can have your dream house. Ngumuso si Jackson. Ha? Huh? Live in? Napatingin si Aliona kay Jackson at agad siyang humiwalay para tingnan si Jackson. Eh, hindi pa nga tayo kasal. Ni mag-boyfriend at girlfriend pa lang tayo ah. Doon rin naman ang punta nun, baby. Simpleng sagot ni Jackson. Natahimik si Aliona. At naisip na hindi nga naman na sila bata at alam ni Aliona na gusto nang mag-settle down ni Jackson sa kanya. Nakakatawa lang na naiisip ni Aliona ang old-fashioned style ng panliligaw noon. Huminga ng malalim si Aliona at tiningnan si Jackson na nakatitig naman sa kanya. Gusto mo akong pakasalan? Tanong ni Aliona. Mabilis na tumango si Jackson. Yes. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Napalunok si Aliona. Pero hindi mo pa naman ako kilala.
Isa pa, napakaseryosong bagay ng kasal. Nakakatakot ba? Nag-aalala na tanong ni Jackson at hinawakan ng pisngi ni Leona. Masyado ba akong mabilis? Umiling sa Leona at agad na hinawakan ng kamay ni Jackson na nakahawak sa kanyang pisngi. I want to live with you, of course. It's just that natatakot lang ako na baka hindi ako maging perfect na asawa sa'yo. Alam ko hindi na tayo mga bata at alam ko rin na gusto mong magkaroon ng anak. Nakakatakot lang na baka mag-failed ako bilang asawa at ina sa mga anak natin. Napangiti si Jackson na tinalikan ng noon ni Leona. Baby, you're perfect. Hindi mo kailangan na matakot at maging best na asawa at ina. Dahil nung nakilala kita, nakikita ko magiging mabuti kang ina sa mga anak natin. Siguradong-sigurado ko na ako sa'yo, Leona. Hindi na mababago pang desisyon ko. Napangiti si Leona. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa kaniyang puso na maging ang utak niya ay naging kalmado. Huminga ng malalim si Leona at agad na naganda para makipagkita sa kaniyang ina. Kinakabahan ngunit excited siya sa pagkikita nilang dalawa na hindi na tuloy alam ni Leona ang damit na susuotin niya. Ngunit sa huli, nagbihis siya ng floral dress at isang sandals. Inayos niya ang kaniyang buhok at naglagay lang ng kaunting makeup para magkakulay ang kaniyang mukha. Ready ka na ba? Tanong ni Jackson. Kinakabahan ako pero alam kong kaya ko naman. Awkward nang umisis si Leona. Sa tingin mo, magugustuhan niya ako? Oo naman. Ako nga gusto kita eh. Siya pa kaya na-excited na makita ka? Ngumiti si Jackson at hinawakan ang kamay ni Leona. Sigurado ako magugulat ka kapag nalaman mo kung sino kikitain mo. Tumango si Leona. Kagad silang namabas ng mansyon at sumakay ng kotse na nasa parking lot. Kabado man ay hindi pinahalata ni Leona, wala pa nga sila sa restaurant ngunit nagiging emosyonal na kagad si Leona dahil ilang taon siyang nangulila sa kaniyang ina. Nakita ni Leona ang excitement sa labas na nandito na nga sila kaya umusbong na naman ang kaba at excitement sa puso ni Leona. Agad na binuksan ni Jackson ang pintuan ng kotse at inalalayan si Leona palabas. Nasa VIP room siya ng restaurant. Para makapag-usap kayo ng maayos, informa ni Jackson. Sa labas na ako maghihintay. Thank you. Ngumiti si Leona. Pumasok si Leona at agad silang pumunta sa loob ng restaurant. Amoy na amoy ni Leona ang mga pagkain kaya napangiti siya. Mabilis silang umakyat sa second floor at mabilis na pumunta sa VIP room ng restaurant. Huminga muna ng malalim si Leona bago kumatok at agad na pumasok. Natigilan siya dahil una niyang nakita ay ang likod ng kaniyang ina habang hawak-hawak ang wine. Huminga ulit ng malalim si Leona at agad na umikot para makita ang kaniyang ina. Ngunit sa pag-ikot niya ay hindi niya inaasahan kung sino ang unang bumungad sa kaniya. Ma'am Elena? Gulat na tawag ni Leona. Leona. Napatayo si Elena. Panong? Nagulat na napatingin si Leona at nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya. Kayo po ang nanay ko? Tumango si Elena at nagsimulang tumulo ang luha sa kaniyang mga mata habang pinagmamasdan si Leona. Hindi nito alam kung hahawakan o hahayaan lang ang anak na nakatayo at gulat na nakatingin sa kanya. I'm sorry. Umiiyak na sabi ni Elena. Punong-puno ng pagsisisi ang kaniyang boses. Mama! Umiiyak na rin si Leona at halo-halo na ang emosyon na nararamdaman niya. Mama! Nagyakapan silang dalawa at parehong umiiyak. Hindi mapagkakaila ni Leona na gumaan ang kaniyang pakiramdam at kahit paano na wala ang pangungulila sa kaniya. Napapikit si Leona nang maramdaman ang haplos ng kaniyang ina sa kaniyang pisngi. Dinamdam ni Leona ang haplos ng kaniyang ina. Matagal ko nang gustong makita ka. Pero wala naman lang akong lakas. Nahiya ako sa ginawa ko noon. Hinayaan kitang mabuhay na mag-isa habang tinutupad ko ang pangarap ko. Sumihap si Elena. Akala ko ay magiging maayos lang sa mga kamag-anak natin na nandun ka sa kanila habang nagtatrabaho ako. Mama, ang hirap po. Pag-amin ni Leona. Hindi ko po halos alam ang gagawin ko. Natutupo ko magtrabaho kahit hindi pa ako nasa tamang edad. Napakahirap po para sa akin. Hindi na halos ako makapag-aral dahil mas inuuna ko pa ang kumita ng pera at maibigay lang sa mga tito at tita. Napalunok si Elena at lalo namang sumikip ang dibdib nito dahil lang sa mga sinabi ni Leona habang hawak ang kamay niya.
Napalunok si Aliona habang nakatingin sa kanyang ina na tahimik na nakikinig. Obviously, blaming herself. Hindi po ako nag-aalagaan ng maayos. Isang beses sa isang araw lang po akong kumakain dahil lagi po silang galit sa akin. Lagi po akong pinapagalitan na bakit ko rin kinakain ng para sa anak nila. Bakit raw hindi ako nagtatrabaho? Napalunok si Aliona dahil bumalik na naman sa kanyang alaala ang sakit na sinapit niya. Ang pait na kahit kailanman, hindi magiging matamis dahil iniwan siya ng kanyang ina. Nasa legal age na po ako that time at nag-isip ako ng paraan para umalis at maging independent ngunit sa tuwing naalala ko po kayo, isa lang po ang gusto kong itanong. Tiningnan ni Aliona si Elena na halos maubos na ang ratio sa kapupunas ng luha. Bakit niyo po ako iniwan? Anak, umiiyak na tawag ni Elena. Bakit kailangan niyo po akong ibigay sa kanila? Magiging behave naman po ako sa trabaho niyo. Gusto ko pong malaman kung bakit. Pinipigilan ni Aliona ang umiyak dahil gusto niyang marinig ang sasabihin ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Elena bago siya nagsimula. Alam ko kasi ang magiging maayos ang buhay na meron kapag wala ako. Dalaga ako nung pinagbubuntis kita at doon nagsimula ang trabaho ko bilang artista. Kailangan kitang itago para hindi nila malaman na bata pa lang ako ay may anak na ako. Mabilis lang ako nakarecover at gusto ko lahat ng kailangan mo ay mapupunan ko. Lahat ng gusto mo ay mabibili ko at lahat ng pagkain na hindi natin makain ay makabibili mo. Hindi naging madali para sa akin. Pero dahil kailangan kong isakripisyo ko sa kanilang lahat. Kailangan kong mamili. At alam ko mas mahalagaan kita kung mas maging ang trabaho ko ay bubuhay sa ating pareho. Hindi kita iwan, Aliona. Kailangan ko lang magtrabaho. Kailangan ko lang maging mas maayos. Na hindi mo na po ako kailangan balikan? Tanong ni Aliona. Kasama po ba sa trabaho ang hindi na balikan at naiwan? Natigilan si Aliona at hindi agad nakasagot sa anak. Aaminin niya na nag-guilty siya dahil oo nga naman. Required ba na iwan ang anak para lang magtrabaho o kalimutan ang anak sa kalagitnaan ng trabaho? I wait for you. Always. Nagsalita na naman si Aliona. Lagi kong hinihiling tuwing gabi na darating ka para kunin ako. Para makasama na kita at hindi na ako kailangan pang maghirap. Para lang makakain ako ng 3 beses sa isang araw. Nagabi-gabi akong nagdarasal na sana lang maalala mo ko. I'm so sorry. Tanging sagot ni Elena. Sana rin ay maintindihan mo na ginagawa ko ang lahat ng to para sa'yo. Ginagawa ko ang lahat ng trabaho para sa'yo. Na lahat gagawin ko para sa'yo dahil kapag nakita tayo ulit, alam ko na ang gagawin ko. Alam ko na mga bagay na gusto para mabili ko. Ma, hindi ko naman kailangan ng kahit na ano eh. Ang kailangan ko lang naman ay ang presensya mo. Yun lang naman ang kailangan ko eh. Namaramdaman ko man lang na may ina ako. Namaramdaman ko naman na may kasama ako sa buhay. Umiiyak na naman si Aliona. Wala naman akong pakialam sa pera o kahit na ano. Ikaw ang kailangan ko, Ma. Umiiyak na tinignan ni Elena ang kanyang anak na parang batang umiiyak sa kanyang harapan. Hindi niya alam ang gagawin dahil hanggang ngayon ay kinakain pa rin siya ng hiya para sa sarili at para na rin sa kanyang anak na lumaki na walang magulang na gumagabay at umaalalay. Kahit ikaw na lang po ang kasama ko na kahit maghirap tayong dalawa, ay okay lang. Na okay lang kahit ilang beses tayong kumain basta ikaw po ang kasama ko. Wala naman po akong magagawa eh. Tapos na ang nangyari. Lumaki na po ako. Lumaki na ako mag-isa at walang gumagabay sa akin. Nakapag-aral naman na po ako ng walang katulong ni isa. Nakapagtapos naman ako ng walang tulong ng kahit na sino. Maayos naman po ang buhay na meron ako dahil kay Jackson. Ngumiti si Aliona nang mabanggit ang pangalan ng kaniyang nobyo na naghihintay sa labas. Anong gusto mong gawin ko anak para lang mapatawad mo ako? Napalunok si Elena at tinignan si Aliona. Hindi nagsalita si Aliona bagkos tumayo siya at dahan-dahan na niyakap ang kanyang ina na gulat at natigilan dahil sa ginawa ni Aliona. Mahigpit at may halong pagmamahal ang yakap ni Aliona. Umiiyak na niyakap pabalik ni Elena ang kanyang anak. Wala po kayong dapat na gawin.
Nilabas ko lang po ang paghihirap na nangyari sa akin bago ako natuto. Bago ako nagsimula muli. Gumiti si Aliona at nanatili pa rin nakayakap. Ang gusto ko lang po ay magsama-sama tayong dalawa. Na magkaroon po tayo ng bonding na magkasama. Tumangot-tangos si Elena at hinaplos ang braso ni Aliona na nakayakap pa rin sa kanya. Pangako. Humiwalay si Aliona at pinagmasdan ng ina. Parang hindi tumatanda si Elena dahil alagang-alaga nito ang kaniyang katawan at mukha. Angat na angat ang ganda ng kaniyang ina na sigurado siyang namanan niya. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti sa isa't isa bago naisip na tawagin ang kanina pang nasa labas na si Jackson. Tapos na? Namamaga ang mata mo. Nag-aalala na sabi ni Jackson. Okay lang ako. Tinatawag ka ni Mama. Sabi ni Aliona. Hindi ako makapaniwala na tatawagin ko si Elena na tita dahil ang anak niya. Natawa na lang si Jackson. Natawa na rin si Aliona at sabay silang pumasok sa loob at nakipag-usap kay Elena na nakataas na agad ang kilay kay Jackson. At talagang sumama ka pa dito. Nagtaas ng kilay si Elena. Akala ka buuwi ka na at ihahatid mo lang anak ko. Shucks! Hindi ako sanay ng ganito. Para lang tayo magkapatid, Elena. Nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Jackson. Nagkwentuhan silang lahat sa mga ganap nilang dalawa ni Jackson na maging si Elena ay gusto si Jackson para sa anak. Papakasal mo ang anak ko? Tanong ni Elena. Yes. Ngumiti si Jackson. Tapos ka na ba kay Valin? Nabalitaan ko na pumupunta-punta pa rin si Valin sa perfume company mo. Nagtaas ng kilay si Elena. Napalunok? Napalunok naman si Aliona at tiningnan si Jackson na nakatingin kay Elena at parang nag-uusap ang dalawa gamit ang mga mata. She's nothing and we divorced. Seryosong sabi ni Jackson. Kung pupunta man siya, hindi ko natatanggapin pa. Aliona is my future wife. Natawa si Elena. O bakit parang kinakabahan ka? Takot ka ba sa anak ko? Ngumisi lang si Aliona at kumindat sa kanya. Kaya natawa lang siya at napailing dahil sa ginawa ng kaniyang ina. Bukas na bukas ay ipapakilala kita sa media. Lahat ng news station ay ipapakilala kita at pagkatapos noon, pupuntahan natin ang kapatid ni Mama. Sabi ni Elena, hindi pwede sa akin ang ginawa nila sa iyo, Aliona. Kakausapin ko sila. Kinabukasan ay naghahanda na si Aliona para sa isang event na kung saan ipapakilala na siya bilang anak ni Elena. Sa totoo lang ay kinakabahan siya at sa kaba na yon ay ayaw niyang magpakilala. Na mas mabuting nakatago na lang siya kaysa makilala ang mga tao sa industriya ng pag-aartista. Ngunit wala kasi siyang choice kundi ang maghanda at mabilis na nag-ayos ng kaniyang gamit. Nandito na ang blue dress mo, sabi ni Elena. Ma, sigurado ka po ba dito? Hindi ba pwedeng wag na lang? Nag-aalinlangan at tanong ni Elena habang inaayos ang kaniyang dress. Ngumiti naman si Elena. Normal ang kabahan at matakot ngunit mas magandang makilala kanila at makita nilang anak ka ng isang sikat na artista. Huminga ng malalim si Aliona. After po nito ay saan po tayo pupunta? Sa bahay kung saan kita iniwan. Seryosong sabi ni Elena. Sa totoo lang ay kinakabahan si Aliona sa kanyang ina dahil alam niya na ang malaking gulo ang nangyayari mamaya ngunit may parte sa kanya na masaya dahil kasama niya na ang kaniyang ina. Ito na rin siguro ang oras para makapagpasalamat siya sa mga taong minsan na niyang nakasama. Ang mga taong minsan nang nagpahirap sa kanya at nagpatira sa kanya sa loob ng ilang taon. Nandiyan ang kotse. Tara na. Nakangiting sabi ni Elena. Okay po. Ngumiti si Elena. Mabilis silang lumabas ng mansyon at agad na sumakay sa kotse papunta sa event. Huminga ng malalim si Elena. Hindi niya na halos mabilang kung ilang buntong hininga na ba ang nagawa niya sa ilang oras na magkasama sila ng ina. Tahimik ang naging biyahe nilang dalawa hanggang sa makarating sila sa event. Nakita agad ni Aliona na maraming tao at marami pang kamera sa loob ng confession room. Kasama mo ko. Wala kang dapat ng ibang gawin kundi ang kumaway at magsalita sa harapan. Ngumiti si Elena. Tumangulang si Aliona at agad na bumaba sa kotse kasama si Elena na nakasuot rin ng formal na blue coordinates. Sabay silang pumasok sa loob at lahat ng cameraman ay napalingon sa kanilang dalawa na naglalakad papunta sa mahabang lamesa na may maraming microphone. Ngumiti lang si Elena
na halatang sanay na sa maraming tao kaya naman napalunok si Aliona at gumaan lang ang kaniyang pakiramdam nang makita si Jackson sa kumpol ng mga tao kasama ang mga magulang at kaibigan. Good morning, ngumiti si Elena. Masyadong napaaga ang meeting na ito para sa ating lahat at alam kong hindi nyo rin naman inaasahan na may kasama kong dalaga na sa inyong harapan. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Aliona na nasa kaniyang mga hita bago tinignan ang mga tao na may ngiti sa labi. Ang aking anak, Aliona Soberano. Lahat ng tao ay napasinghap at gulat na makita si Aliona sa harapan. Tanging ngisi lang ang binigay ni Aliona sa mga taong nasa harapan. Hindi siya nagsalita hanggat hindi pa nagsasalita ang kaniyang ina. Tsaka lang hinawakan ni Aliona ang microphone nang ibigay yon ni Elena sa kaniya. Napalunok si Aliona at agad na ngumiti. Hello, ngumiti si Aliona. I'm Aliona. It was nice meeting you and I'm glad that I can finally see what my mom is doing. Finally, nakikita ko na rin ang mga taong sumusuporta sa aking ina at sa mga taong naging parte ng trabaho ni mama. Halata ang saya sa boses ni Aliona. Nahihiya at kinakabahan talaga ako pero masaya po akong makita kayong lahat. Tuloy-tuloy ang naging tanong ng mga tao sa mag-ina na Soberano. Naging masaya ang press conference at nakilala rin nilang lahat si Aliona. Nawala ang kaba na nararamdaman ni Aliona dahil kasama niya ang dalawang tao na naging parte ng kaniyang buhay. Totoo bang ikaw ang bagong girlfriend ni Mr. Jackson Villaruel? Tanong ng isang reporter. At totoo ba ng balibalita na napag-uusapan na ninyo ang kasal? Natigilan doon si Aliona, ngunit agad niya rin kinuha ang microphone. Yes, boyfriend ko po si Jackson. Nagulat ang lahat sa sinabi niya, kaya mas lalo siyang napangiti. At totoo pong pinaplano na namin ang kasal. Wow, congrats, sabi ng nagtanong. Tumango si Aliona at ilang minuto lang ay natapos na rin ang press conference at aaminin ni Aliona na nakakadrain talaga. Hindi niya nga alam paano kinakaya ng kaniyang ina ang tumayo at ngumiti sa harap ng maraming tao sa loob ng minuto. Pagkatapos nila doon ay ilang picture taking pa ang ginawa bago sila pinakawala ng media. Sumakay agad si Aliona sa kotse kasama si Jackson na nasa passenger seat. Yes, I want to guard Aliona, sabi ni Jackson. Kahit saan talaga kailangan kasama ka, umirap si Elena. Natawa na lang si Aliona at agad na silang pumunta sa dating bahay nila na kung saan wala palang koneksyon si Elena sa kaniyang pamilya. Napalunok si Aliona nang unti-unti na niyang nakikita ang munting bahay na nasa labas at saka lang huminto ang kotse sa tapat ng lumang gate. Bumaba agad silang dalawa kasama si Jackson na pinagmasdan ang buong labas ng bahay ng kaniyang pamilya. Nasa loob si Mama at ang kapatid niya, sabi ni Elena. Jackson, dito ka nalang maghintay. Elena? Gulat na tawag ng ina ni Elena. Anak, nandito ka na pala? Hindi nagpakita ng kahit anong emosyon si Elena, maging si Aliona na nakatitig lang hanggang sa lumabas ang buong pamilya at katulad ng inaasahan. Lahat sila ay gulat na napatingin kila Aliona na magkasama. Naku, Elena! Mabilis na tumakbo ang ina ni Elena at agad siyang niyakap. Ang tagal-tagal nating hindi nakita. Mama, malamig na tawag ni Elena. Humiwalay ang ina ni Elena at hindi man lang tinignan si Aliona na nasa tabi at basta na lang silang pinapasok sa loob. Nagtama ang paningin ni Aliona at ang kapatid ng kaniyang lola na agad nang miwas ng tingin kaya naman napailing si Aliona at mabilis na umupo katabi ang ina na seryoso ang mukha. Hindi ka man lang nagsabi na pupunta ka, edi sana naghanda kami ng pagkain, sabi ng ina ni Elena. Hindi naman kami magtatagal dahil nandito lang naman ako dahil maraming nakarating sa akin sa mga nangyari sa anak ko habang wala ako. Malamig na sabi ni Elena. Hindi ko sana gusto na magpunta pa dito, ngunit sobrang mga narinig ko. Ano yun? Nagtaas ang kilay ang kapatid ng ina ni Elena. Tinignan ni Elena ang kapatid ng kaniyang ina. Pang-agabiyado sa anak ko. Lahat sila ay napatingin kay Aliona at agad naman siyang humawak sa kaniyang ina na tumayo at matapang silang tinignan lahat habang si Jackson naman ay nakasandal lang sa hamba ng pintuan. Sinabi kong alagaan niyo ang anak ko habang nagtatrabaho ako para lang mapunan ko ang pangangailangan ni Aliona at maging kayo. Pero tila nagkamali ako, ngumisis si Aliona. Hindi niyo pinapakain ang anak ko. Hinayaan niyo magtrabaho ang anak ko habang nasa trabaho ako na maging ang mga pinapadala ko ay hindi ata nakakarating sa kanya.
Anong sinasabi mo na hindi namin inaalagaan ang anak mo? Pinapakain namin siya at inaalagaan kahit na hindi naman namin responsibilidad ang anak mo. Sumagot ang kapatid ng ina ni Elena. Pumunta ka ba dito para magyabang sa mga nakamit mo? O pumunta ka dito dahil nagsumbong ang anak mo na kahit inaalagaan naman, sinasabi mong sinungaling anak ko? Tumaas ang boses ni Elena, kaya napahawak si Eliona sa kanyang ina. Natahimik ang lahat habang nakatingin kay Elena. Huminga ng malalim si Eliona dahil inaasahan niya na ang magiging gulo ng lahat. Ngunit masarap pala na may tumatayong ina para ipagtanggol siya. Inaalagaan namin ang anak mo. Hindi naman pwede na siya lang ang asikasuhin namin dahil kailangan rin namin magtrabaho. Kailangan rin niya magtrabaho dahil wala kaming pera para sa kanya. Kapal naman ng mukha ng batang yan ang magsabi sa iyo eh. Halos prinsesa na nga siya dito sa bahay, sabi ng kapatid ng ina ni Elena. Pero sapat ba yun para hayaan ang anak ko na magtrabaho? Sapat ba na pinabayaan niyo siyang pakalat-kalat sa kalsada? Nasaan ang pera na pinapadala ko? Tinignan ni Elena ang kaniyang ina. Ma, ikaw ang sinabihan ko na padalhan ng pera sa Eliona na ibigay ang lahat ng gusto niya. Hindi ako nagtrabaho lang para sa inyo dahil may anak rin ako. Mama, bulong ni Eliona. Tama na. Hindi na sumagot si Elena at nanatiling nakatitig sa kaniyang ina na walang mahanap na sagot. Huminga ng malalim si Elena na natawa at hindi makapaniwala na nagawa niyang iwan ang anak sa mga irresponsable ng mga tao. Ginagawa naman namin ang lahat para kay Eliona, ngunit hindi kasi nagkakasya sa amin ang pera na pinapadala mo. Marami kaming utang, wala akong pakialam. Tumaas ang boses ni Elena. Ang sinasabi ko lang dito ay para sa anak ko, na isang beses lang kumakain. Ano? Sinungaling ka? Akmang susuguri ng kapatid ng ina ni Elena si Eliona na humigpit ang hawak kay Eliona nang humarang si Jackson at Elena. Subukan mo. Nagtagisa ng tingin si Elena at ang kapatid ng kanyang ina. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka. Natigilan ang kapatid ng ina ni Elena at umatras. Umatras rin si Jackson at agad na tiningnan ang buong pamilya ng kaibigan na si Elena. Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yun? Eliona, iha, naging mabuti naman kami sa'yo, di ba? Pinakain, pinatira at binigyan ng tamang pag-aaruga. Kaya sana mapatawad mo kami, ma. Wag nga. Natigilan si Elena nang humarap si Eliona. Tinignan ni Elena ang kaniyang anak na yumukod bilang pasasalamat sa lahat. Na naging ina ni Elena at ang kapatid nito ay nagulat sa ginawa ni Eliona. Nagpapasalamat po ako sa ginawa ninyo. Lahat po yun ay naging aral sa akin na tumatak sa akin na naging mabuting tao. At lahat ng iyon ay nagtulak sa akin para magsikap at magtrabaho para marating lahat ng kung nasaan man ako ngayon. Ngumiti si Eliona at natigilan ang lahat ng tao sa bahay. Nagpapasalamat rin po ako dahil kayo naging motibasyon ko para magsikap. Ngunit kayo rin ang dahilan bakit kailangan kong maghirap sa loob ng ilang taong pagtitiis ko. Walang nagsalita dahil lahat ay natigilan maliban kay Jackson na nakangisi at mukhang proud sa mga sinabi ni Eliona. Huminga ng malalim si Eliona. Pero hindi rin po ibig sabihin nun. I-welcome ko pa rin kayo sa bahay ko dahil simula ngayon. Mananatili po tayong hindi magkakilala. Ngunit kapag may kailangan kayo, handa akong tumulong. Invited rin po pala kayo sa wedding ko at house blessing ng dream house ko. Mabilis na yumukod si Eliona at agad na bumalik para umalis. Sinalubong siya ni Jackson na agad hinaligan ng noon niya at inalalayan papunta sa labas at pumasok sa kotse na nakaparada. Ngumiti lang si Eliona at hinintay ang ina na makabalik para makauwi sila sa bahay at pag-usapan ng kasal. Ilang minuto lang ang hinintay nila nang pumasok si Elena na may ngiti sa labi. Ginulat mo ako dun ah. Natawa si Elena. Natawa rin si Eliona. Naisip ko lang po na wala tayong magagawa sa nangyari na. Nawala rin tayong magagawa pa dahil mas priority ko po ngayon ay ang kapayapaan at kasiyahan na meron tayong tatlo. Napangiti si Elena. Basta sa susunod magsasabi ka sa akin, okay? Salamat. Ngumiti lang si Eliona. Salamat rin po, Mama. Pero ang kasal niyo, ako ang mag-aasikaso. Pinandilatan ni Elena si Jackson. Huwag ka umangal. Mabilis silang umuwi ngunit hindi inaasahan ni Eliona ang makikita niya sa loob ng bahay ni Jackson. Napakaraming bulaklak na nagkalat sa sahig. Medyo madilim ngunit tama lang na makita nila ang isa't isa. Bigla nga lang nawalang ina ni Eliona kaya napakurap-kurap siya
nang marinig ang malamyos na musika at kasabay nun ay si Jackson na kumakanta sa harap niya. Napatakip si Leona ng dibig. Habang nasa press conference ka kanina, naisip ko na i-surprise ka at ito na rin ang tamang oras para dito. Leona, baby, alam mong ikaw lang, hindi ba? Ngumiti si Jackson. Sa lahat ng pinagdaanan ko, ay hindi ko lubos akalain na mahuhulog ako sa'yo. At hindi ko akalain na sa maikling oras ay napagtanto ko na ikaw lang. Kumanta ulit si Jackson. Kaya nangilid ang luha sa mga mata ni Leona. Hindi inaasahan ni Leona ngayong araw ay makikita niya si Jackson na nakaluhod sa kaniyang harapan at may hawak na singsing. Sa lahat ng pagkakataon, akala niya ay laso ng pag-ibig at hindi niya magugustuhan pa ang inaakalang bakla ang lahat. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, ang dating takot ay napalitan ng saya. Napangiti si Leona ngunit ang mga luha niya ay hindi matigil sa pagpatak. Will you be my wife? Tanong ni Jackson na maski siya ay nanginig na rin ang boses at nangingilid pa ang mga luha sa gilid ng mga mata. Yes. Hindi na nag-isip pa si Leona at agad niyang sinagot si Jackson. Napatalon si Leona nang marinig ang mga pumutok na konfeti at mga hiyawa ng buksan ng ilaw. Nalaki ang mga mata ni Leona nang makita ang umiiyak na si Chelsea maging ang mga kasama niya sa mall bilang sales lady. Natawa si Leona at napaiyak nang makita ang ina na masayang nakatingin sa kanya at kay Jackson na nakatitig lang at hawak ang kaniyang mga kamay. Happy birthday, baby. Ngumiti si Jackson. Birthday gift ko sa iyo ay ang apelido ko. Years later, kinasal sila Leona at Jackson sa simbahan. Naging masaya ang kasal nilang dalawa at talaga naman ang ina ni Leona ang gumawa ng engranteng kasal at wala man lang naging ambag ang mag-asawa, kundi ang magsukat lang naman ng kanilang wedding gown at tuxedo. Sa mga nakalipas na taon ay hindi lang sinamahan nila ang tumibay, maging ang pundasyon ng kanilang relasyon ay talaga namang tumibay dahil sinusubok sila sa araw-araw. Nakabili na ako ng pizza, sabi ni Jackson. Yes, Daddy! Sigaw ng kambal na anak nila Leona at Jackson. Pizza! Pizza! Napailing na lang si Leona nang marinig na naman ang mga boses ng kambal na mahilig sa pizza. Sa mga nakalipas na taon ay binayayaan silang dalawa ng kambal na pangarap nilang dalawa at pangarap ng kaniyang ina. Sa mga nakalipas na taon ay naging maayos ang perfume company ni Jackson at marami na rin silang reseller at distributor sa iba't ibang lugar at sa labas ng bansa. Naging maayos rin ang pamumuhay nila dahil mas lalong sumikat ang kaniyang ina sa ibang bansa. Oh, gabi na. At nagpipitsa pa rin kayo? Nakangiting sabi ni Leona at umupo sa sofa katabi si Jackson. Kaya mo na, baby. At minsan lang naman. Nakangiting sabi ni Jackson. Nagtaas ng kilay si Leona. Anong minsan lang? Gumusa si Jackson at hinalikan ng pisngi ni Leona sa mga nakalipas na taon ay nag-usap ang pamilya ng ina ni Elena at ni Leona at maging ang pagpapatawad ay ginawa na nilang lahat sa isa't isa. Proud na proud si Jackson sa kaniyang asawa dahil sa kabila ng lahat ay natuto pa rin magpatawad at maging mabuti. Oh, si Mama. Tinuro ni Leona ang telebisyon nang makita ang ina sa interview. Lola! Sigaw ng kambal. Napangiti si Leona dahil may kasama na siyang ma-excite sa tuwing lalabas ang kaniyang ina sa TV. Nakakatawa na ilang taon ang nakalipas ay mas sumusunod-sunod ang blessings na dumarating sa kanila. Nasa kabila ng lahat ng pinagdaanan ni Leona ay sa huli, nagkaroon siya ng pamilya na kahit kailan ay hindi siya iiwan. Pamilya na matatawag niyang sa kanya at makakasama niya sa habang buhay. Tulog ng mga bata. Ngumiti si Jackson. Ay naku ah, tigilan mo ako, Jackson. Pagtataray ni Leona habang inaayos ang mga laruan ng mga anak. Bakit? Hindi naman kita inaano ah. Natawa si Jackson. Wala rin naman akong sinasabi na gagawa ulit tayo ng baby. Ako? Maniniwala sa mga ganyan mo? Pahinga ka naman uwi. Umirap sa Leona. Malakas na natawa si Jackson kaya naman nailing si Leona at nang matapos ang pagliligpit ay tsaka lang siya nakapagpahinga. Madalas kasi ay sa gabi na sila naglilinis at sa gabi na rin ang bonding nilang dalawang mag-asawa. Sobrang saya. Nakapikit na sabi ni Jackson habang nakasandal sa sofa. Ang tagal nating magkasama at nakakatuwa na mas lalo na tayong lumalaki. Nakangiting sabi ni Leona at sumandal sa asawa. Malaki na ang kambal at mga sa susunod na taon ay mag-aaral na sila.
Tumango si Jackson at pinisil ang braso ni Eliona. Masaya akong kayo naging pamilya ko. Nilingon ni Eliona ang asawa at agad na hinalikan ng pisngi. Masaya akong ikaw ang naging asawa at ama ng mga anak ko. Salamat, baby. Mahal kita, Eliona. Bulong ni Jackson. Mahal rin kita, sabi ni Eliona. Napatili si Eliona nang buhatin siya ni Jackson, ngunit kalaunan inatawa na lang at yumakap sa asawa. Asawa na kahit kailan, nandyan para sa kanya. Jackson! Natawa si Eliona. Gagawa ulit tayo. Gusto ko naman lalaki. Ngumisi si Jackson at nagsimula ng maghubad ng kaniyang damit. Baby boy, here we come! At tumakbo na sumisid si Jackson, kaya malakas na natawa si Eliona.